Mapagpalang araw muli sa ating lahat mga kapatid at mga kaibigan. Dinako na po tayo sa panghuling kabanata ng Aklat ng Kawikaan dito sa 31, versikulo 10, 12, at 27 at saka 28. Ganito po ang sinasabi, mahirap makakita ng mabuting asawa higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon ay ang huwarang ina at asawa. Tunay po na napakasaya ng isang pamilya kung may asawa at ina na ginagawa po niya yung responsibilidad niya bilang ina at asawa sa isang tahanan. Ang pagiging mabuting ina at asawa ay isang napakahalagang tungkulin na ibinigay ng Diyos sa maraming mga kababaihan. Pinagpala ang isang pamilya pagka mayroon po tayong mabuting ina, asawa na napaka-responsibilidad po niyang gampanan yung tungkulin niya sa pamilya. Balikan po natin ang sabi niya doon sa versikulo 10. Mahirap makakita ng mabuting asawa dahil higit pa sa mamahaling alahas ang halaga. Ang pag-aasawa ay ito po ay hindi panandalian. Ito po ay ipinapanalangin, hilingin natin sa ating Diyos kung ito po ay para sa atin. Ibibigay po ng ating Panginoon yung hiling natin na asawa, kabiyak. Dahil ito po ay panghabang buhay. Ang pag-aasawa ay panghabang buhay. Hindi po ito panandalian lamang. Dito po sa ating binasa sa talatang ito, makikita po natin na inilalarawan po niya ang isang ina at asawa na tunay na huwarang ina at asawa. Hindi po niya pinapabayaan ang kanyang pamilya. Ito po ay maalaga po siya, isang ina, isang asawa na maalaga po siya sa pamilya. Mapagmahal, maalalahanin. Hindi yung naghihintay lamang, kundi marunong siyang magtrabaho. Kung babasahin po natin yung buong kabanata, makikita po natin dito na isa po siyang mangangalakal din. Ayaw niyang magutom ang kanyang pamilya. Nagtatrabaho po siya araw-araw, nagigising po siya ng madaling araw para paghandaan ang kanyang pamilya, para maihanda po niya yung pangangailangan ng kanyang pamilya. At kahit gabi na, ito po ay nagtatrabaho pa rin. Dahil sa taglay po niyang madiskarte talaga itong nanay na at asawa sa ating binasa. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, naranasan na rin ba natin na gawin itong mga ganitong ginagawa ng isang klaseng ina dito sa ating binasa? Naranasan na rin ba nating pinuri tayo ng ating mga anak, ng ating asawa, ng ating o di kaya yung ating mga magulang? Naranasan na rin ba natin na pagsabihan nila tayo na tayo ay isang huwarang ina, huwarang asawa sa isang pamilya? Huwag tayo'y mapagod o magsawa sa paggawa ng mabuti. Manalangin po tayo. Salamat po Diyos sa aming pinag-aralan na yung mga salita. Tunay po Panginoon na kay ganda po Lord God yung na pag-aralan po namin sa yung mga salita. Yung huwarang ina at asawa. Tulungan niyo po kami Panginoon na magampanan po namin ang aming responsibilidad bilang isang ina
asawa sa pamilya. Tulungan niyo po kami at pangunahan niyo po kami palagi. Salamat po sa aming pag-aaral na ito. Marami po kaming natututunan, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri. Pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.